Hello, magandang gabi sa inyong lahat. Welcome back sa ating channel. So, may gagawin tayo ngayon, cellphone. Ayan. So, nabubuhay naman siya. Wala naman siyang sira. Ang sira lang niya is tanggal yung LCD. Ayan. Napansin nyo guys, umangat na yung LCD. So, ayan. So, sabi ng ating may-ari is videohan daw natin pagkakabit. So, videohan natin nga naman. Okay? So, wala siyang ano, wala siyang sira, gumagana. So, patayin natin siya. Yan. Realme. So, hindi ko lang alam kung anong model, hindi ko natingnan pa. So, madali lang ito buksan, tuturo ko na lang sa inyo paano rin mag-asimbol. Sa simbol ng Realme na cellphone. Yan. So, ang simple lang pagtatanggal nito guys, so gamit lang tayo ng spatula. So, ano yun lang natin yung side. Yan dito. Yan. Of course, tanggalin nyo pala yung ano, yung nandito, yung sa memory slot, sa video card slot, bago nyo siya i-proceed sa, kasi pag hindi nyo tinanggal, sasapit yun. Yeah, so easy lang naman siya buksan. So, ingatan lang natin yung LCD kasi okay pang LCD. So, angat nyo lang siya guys. Nandahan. So, ang wala naman siyang touchscreen na wala naman siya sa likod na nakaano. Ayan. Of course, ingatan natin matouch yung camera. So, ang tatanggalin natin ay LCD. Tatanggalin natin ito sa taas. Of course, tatanggalin natin yung battery. Ayan. So, mukhang hindi pa siya natatanggal. Ang battery, ah. Naka-fix pa siya. Tanggalin ko lang natin yung screw. Yung mga tornilyo ng ano nito. Tanggalin natin siya. Okay? So, ayan. Natanggal ko na ibang tornilyo. So, bali ito, hindi pa nabubuksan, guys. Ayan, napansin nyo naman. So, mayroon pa siyang may silyado pa siya. Hindi pa siya na-open. Ayan. Kaya, tayo pala yung makakabagbukas. Ayan. So, ito yung last tornilyo. Ayan. So, pwede naman natin itong iangat. Gamit tayo ng another spatula. So, wala naman siyang tornilyo na. Remove na natin. So, tanggalin muna natin yung fingerprint. Para hindi ma-damage. So, ito yung tanggalin natin yung battery. Okay. Saka ito yung LCD. I think ito yung LCD. Kasi ito ay discharging. Yan. Ngayon, medyo matigas pa itong tanggalin. I think matigas pa. Sabi nga na matigas pa nga. So, matigas nga siya. So, ang gagawin ko dito ay sinusungkit ko eh. Dito. Kasi matigas talaga siya. So, ganun talaga pag bago pa. Masikip pa siya. Ayan.
Sangat lang natin to kasi nakita yung flex ng LCD. Makapit. Okay. Ingatan lang natin. Yeah. So, natin ang LCD. Yeah. So, clean naman yung side. So, malinis pa siya. Pagkakatanggal ng LCD. So, lagyan ko na lang natin ng lagyan na lang natin siya ng pandikit. Yan. So, gamitin natin ay black kasi black din siya. So, meron tayo ditong black na pandikit. Sana yun. T700 T7000 pala. So, ready na natin yung ating plastic ko. Plastic yung ginagamit ko. So, yan. Start natin. So, ilalagay natin. Ay, ingatan lang natin malagyan yung sensor. May sensor yan dito sa side. So, sa side na lang natin siya ng LCD lagyan. So, lagyan din natin yung LCD para maganda yung anong kapit. So, andito yung sensor sa kabila. Ayan. Layo muna natin ito. Position natin ay ganito.
dumikit. Pantay pa siya. Bago natin siya idiin. Okay. Pantay. Okay. Maipit ka. Pakikuha ng biskwit. Makinuha mo dito sa red at ibalik dito. Pantay. Antayin lang natin tumigas mga 30 minutes. Yan. Then okay na yan after 30 minutes. Ah, 3 to 15 minutes pa. Masyado namang matagal. Ayan guys, so antayin lang natin hanggang sa tumigas, then mga 3 to 15 minutes, okay? So ayan guys, tapos na, tumigas na siguro to, hindi wala natanggal yung mga ano, okay na siya, tigas na siguro. So ibalik na, ibalik na natin yung ano, ating flex. Yan. Okay, nabalik na natin. Balik na natin to kanyang dumikit niya. Nalagay na natin, so balik natin yung baterya. Of course, buhay natin muna siya. Bago natin ibalik yung takip. Okay, so ang power on niya. Power on. Ano? Sa baba. Power on. Pindot ko ba? Yan. Ang kanyang ano? Ang kanyang screen protector. Ano ko na siya, may display na siya. Balik na natin itong takip. Patayin muna natin bago tayo magsalpak. Ah, mag-short pa. Ayan. Busog na kanyang digitizer. Ah, digitizer ang kanyang screen protector.
Okay, up. Okay na. Shut down. Balik na natin to kanyang tapos ito so, wala naman tayo bang ginalaw yun lang yan, tornilyo lang natin. So yan guys, tornilyo ko na siya lahat. Balik na natin to kanyang casing. Okay, ayun naman. Yan. Okay naman siya. Okay. Huwain natin. Realme. Please, thank you. Yan doon, ma. Ay, ang mask mo na. Kung itatapon. Ibababa ko na siya para sa ating kliyente. So, i-deliver na natin to sa house nung sa tindahan pala nila. Kasi ano lang to eh. Dinala lang dito sa atin. So, deliver na natin itong phone. Kasi tapos na eh. Yeah, so, okay na. Wala naman siyang ano. Natin yung settings, anong model na ito para malaman natin. Okay, settings. Sa mga settings ito, iPhone ba? Ayan. Ang model niya ay so, 32GB ang kanyang memory. RMX 2181. So, Realme C12. Ayan siya guys. Realme C12. So, so, yan ang ating disassemble and screen realignment. Yeah. So, natanggal kasi siya. Eh. So, palaging ganun. Palaging may dumadating sa akin na okay pa yung phone pero natanggal na yung dikit ng screen. Laging ganun. Ang dami ko ng repair na ganun. Puro alas ganun yung nare-repair ko. Uso yata yan sa part ko. Ayan. So, okay na siya. So, yun lang naman ang issue na ito. So, ayan, yung ating disassemble and reassemble LCD ng C12, Realme C12. So, balikan na itong kanyang memory. Okay. It's done. It's done my job. Okay. Charge na natin ng customer or labor. Okay. So, hindi maganda yung kanyang screen to TikTok pero walang problema. Walang problema yun sa customer. So, ganito na lang ating pag-disassemble and reassemble. Okay, salamat sa inyong panonood. I hope you enjoyed the video. Don't forget to subscribe, like, and comment na rin. Okay? Hanggang sa muli. May next job pa tayo. Video card. So, tayo pa natin. LBC galing Quezon Province na video card. Yan sa LBC na yan. Tapos ito naman ay gasing Pasig City. So, re-repair pa natin yan bukas. So, gabi na kasi ngayon. Pahinga naman. Next. Bukas na. Bye-bye na po. Bye-bye. See you in the next video.